Ang isa nga sa goal ng ating bida na si Luffy e freedom o kalayaan. Gusto nga niyang maging malaya ang bawat tao sa mundo. So kung ganito nga ang goal netong si Luffy, ang ibig sabihin ba neto pababagsakin niya ang mga Marines at world government sa huli? Dahil kung ito nga yung gagawin ni Luffy, sobrang kalayaan nga ang matatamasan ng mga tao. Gets nyo? Kumbaga isipin nyo kung mawala na ang mga Marines at world government sa mundo, possible na chaos ang mangyayari sa buong mundo. Dahil yung mahihina, malamang naaabusuhin ng mga malalakas. Diba? Kaya nga merong mga Marines dahil sila nga ang nagiging protector ng mahihina laban sa mga mapang-abusong malalakas. Yes, nakikita nga natin sa kwento ng One Piece na even itong mga Marines nga medyo tutol sa mga aksyon ng world government. Though nasa iisang organisasyon nga lang sila kung tutuusin, nakikita pa rin natin na yung iba't ibang miyembro na itong mga Marines halos salungat yung ginagawa sa pinag-uutos sa kanila ng world government. Kaya naman itong gusto nga ni Luffy na kalayaan malamang na hindi ibig sabihin neto na mawawala na ang world government at Marines sa pagtatapos nitong One Piece. Since sobrang kalayaan nga ang matatamasan ng mga tao. Bagkos meron pa ring mga Marines at world government, pero papalitan lang sila ng iba't ibang individual. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin kung sino-sino nga ba ang susunod na magiging miyembro nitong world government. Bali may video na nga tayo patungkol sa possible na magiging fleet admirals at mga admirals ng Marines. So kung hindi nyo pa napapanood itong video na to, I suggest na panoorin nyo na to pagtapos nitong video na to. Maglalagay na nga lang ako ng link sa description sa ibaba. Anyway, itong topic nga natin na to consists ng pagbibigay natin ng possible na papalit sa world government. So sino-sino nga ba itong papalitan natin? Una na dyan syempre yung pwesto ni Im Sama. Yes, pinoportray nga itong trono ni Im Sama bilang hari ng buong mundo o king of the world. Pero dahil nga sa nasa side ng kabutihan itong mga bida natin, malamang na walang susunod na magiging hari ng buong mundo. Bagkos ipoportray ko na lang ito bilang susunod na magiging leader ng Five Elders or ng world government mismo. At speaking of Five Elders, papalitan nga natin itong lima na to ng tingin kong capable sa pwesto nila. Ang criteria nga natin syempre politically intellect, matalino at malalim ang pag-unawa sa mga simpleng tao lang. At lastly, ang papalitan nga nating pwesto itong world government in chief na currently inuukupahan ni Kong. Bali dito nga tayo mag-umpisa. So sa video nga natin patungkol sa mga susunod na magiging admirals, nabanggit ko nga na possible na ang susunod na magiging fleet admiral ng Marines itong si Kuzan. Kumbaga yung naudlot niyang pagiging fleet admiral sana during time skip sa pagtatapos na ng One Piece yun matutupad. Kaya naman kung sakali nga at mangyaring ang si Kuzan ang magiging fleet admiral, ang tingin ko ang sobrang magfi-fit sa pwesto bilang world government in chief itong si Garb. Since nakita naman natin during Edward at even sa mga past chapters na close itong sila Kuzan at Garb. Kaya naman nagme-make sense nga kung kasundo ng world government in chief yung fleet admiral. Dahil kung magkaaway nga itong dalawa na to, malamang na laging may gulo sa hanay nitong mga Marines. Gaya na lang nitong sila Fujitora at Sakazuki. Diba? Anyway, ngayong napangalanan na nga natin ang world government in chief, which is si Garp, tumungo naman tayo sa magiging pinakaulo nitong world government o yung papalit sa pwesto ni Im Sama. Bali, uulitin ko lang guys ha. Hindi ko nga pinoportray na itong ipapalit natin kay Im Sama ang susunod na magiging hari ng buong mundo. Bagkos, titignan ko lang ito na magiging ulo or leader ng susunod na world government. Bali, ang napili ko nga sa possible na magiging pinaka-leader ng world government itong si Monkey D. Dragon. Yes guys, bukod nga sa tatay niya ang magiging world government in chief na si Garp, sa tingin ko nga na malalim na ang knowledge ni Dragon patungkol sa politika. Dahil hindi naman siya magiging leader ng Revolutionary Army kung hindi, 'di ba? Ang isang ebidensya nga natin na talagang politically intellect itong si Dragon, itong sinabi niya during chapter 1058 nung malaman nga niya na pinatay daw ni Sabo itong si King Cobra according sa mga balita, nagpasalamat siya dahil ligtas itong si Sabo. Pero kung si Sabo nga daw talaga ang pumatay kay King Cobra, hindi niya daw ito mapapatawad. Meaning na-legible itong si Dragon na hindi naman nila kalaban itong Alabasta. Since ito nga lang
ang nag-iisang kingdom sa 20 kingdoms na hindi nanirahan sa Merijoa. May malalim pang ang nalalaman itong si Dragon patungkol sa Alabasta. Dahil kung totoosin, itong 5 elders nga at mga celestial dragons ang pinupunterya ni Dragon. Hindi mga marines. Dahil alam nga ni Dragon na sumusunod nga lang itong mga marines sa utos ng world government. Kaya naman kung gusto nga ni Dragon ng talagang pagbabago sa mundo, yung mismong source na yung kinakalaban niya. Which is ito nga yung world government. Anyway, ngayong napangalanan na nga natin ang possible na magiging leader ng new government, mapunta naman tayo sa papalit sa 5 elders. Since lima nga itong matatanda na to, ay assume na lima nga rin ang papalit sa kanila sa panibagong gobyernong itatatag ni Dragon. Bali ang lima ngang napili ko na posibleng maging susunod na Gorosei, itong sila Hamburger, Gloriosa, Silver Sreely, Vice Admiral Churo, at itong si Big News Morgan. So ipapaliwanag ko kung bakit nga ba itong lima na to ang napili ko. Itong si Hamburger nga ang naging chairman ng recent Reverie. Yung karakter nga niya sinasabing inspired sa dating presidente ng Amerika na si Abraham Lincoln. Masasabi ko ngang fit na maging isa sa 5 elders itong si Hamburger dahil sa maraming ang leaders ang nagtitiwala sa kanya. Ang evident ngang rason dito yung pagsang-ayon ng iba't ibang leaders during Reverie Arc na siya ang gawing chairman. Ang sumunod naman itong si Gloriosa. Sa mga hindi nakakaalam, siya nga ang former empress ng Amazon Lily. At some point nga during sa kabataan niya, umalis nga daw siya ng Amazon Lily para libutin ang buong mundo. Kaya naman na-label nga siya as a traitor ng Amazon Lily. Pero kahit ganun nga, nag-benefit naman ng husto itong si Gloriosa. Dahil nga sa pag-alis niya sa Amazon Lily, mas namulat siya patungkol sa gender equality at kung ano nga ba ang iba't ibang problema na kinakaharap ng buong mundo. Masasabi ko ngang bagay na maging isa sa Gorosei itong si Gloriosa dahil nakita naman natin yung karakter niya na parang more on a wise woman siya. Kumbaga tahimik lang siya pero maraming nalalaman. At tingin ko ito yung bagay na katangian na maging isa sa Gorosei ni Dragon. Anyway, ang sumunod naman sa listahan natin itong si Silver Sreely. No doubt na itong si Sreely ang pinaka-fit na karakter na maging isa sa hahalili kay Dragon bilang Gorosei. Since nakarating na nga itong si Sreely sa Laughtail. Meaning alam niya na yung tunay na nangyari sa Void Century. At gaya nga ni Gloriosa na maraming nalalaman patungkol sa buong mundo, ganun nga rin itong si Sreely. Since kanang kamay nga siya ng dating Pirate King na si Goldie Roger, na inikot ang buong mundo mapuntahan lang ang Laughtail. Ang sumunod naman nating candidate na magiging isa sa mga Gorosei itong si Vice Admiral Churo. Gaya nga nila Garp at Sengoku na mga legendary figures na sa hanay ng mga Marines at sa buong mundo, ganito nga rin ang tingin ng maraming tao kay Churo. Gaya nga ni Garp, ayaw nga rin niyang maging Admiral. Since alam nga niya kung gaano kasama itong mga Celestial Dragons at yung mismong World Government. Kaya naman ang i-appoint nga bilang isa sa 5 Elders itong si Churo, sa tingin ko nga na marami siyang magagawa na pabor sa mga simpleng mamamayan. Bali ang huling nga nating candidate na susunod na magiging isa sa Gorosei itong si Big News Morgan. Alam ko nga na currently siya ang presidente ng World Economy Newspaper. Isa rin siya sa mga emperor ng Underworld. At ito nga yung main reason kung bakit siya bagay na maging isa sa mga Gorosei. Since alam na nga niya yung kalakaran sa Underworld at even sa mga pinakakorap na kingdom. Kaya naman nagme-make sense nga na i-appoint siya bilang isa sa mga Gorosei. Anyway, ayan na nga yung listahan natin na posibleng pumalit kay Imsama, sa 5 Elders, at sa World Government in Chief. Bali kayo ba? May naiisip ba kayong ibang karakter na pwedeng pumalit sa mga nabanggit kong pwesto? Kung meron, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!